Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa International League, naguwang magulangan ni Masashi si Akagi sa ilalim ng basket na naging dahilan upang makagawa si Masashi ng isang slam dunk sa mismong harapan ni Akagi na talaga namang ikinagulat ng mga manonood at ikinatuwa naman ng mga fans ng All-Star Team. Habang si Rukawa naman ay gustong mabawian ni Akagi si Masashi sa ginawa nito upang maibalik ni Akagi ang kanyang nakasang loob na sabayan si Masashi sa laban. At dito na nagtatapos ang Chapter 69 ng International League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng slam dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 70 ng International League. Napakaganda nga ng ginagawang depensa at opensa ng Team All-Star na naging dahilan upang magawang makapuntos nitong si Masashi laban sa depensa nitong si Akagi, habang itong si Ryota at Rukawa ay nakaisip ng plano upang maibalik ang laro nitong si Akagi. Kaya naman, agad nilang ipinasa ang bola papunta dito kay Akagi upang siya ang kumaharap dito kay Masashi at magawa niya itong bawian upang bumalik ang lakas ng loob nitong gorilla. Sa kabilang banda naman, hawak na ni Akagi ang bola. At dito ay talaga naman sobrang higpit ng ginagawang depensa ni Masashi sa kanya na halos hindi magawang maitulak ni Akagi ang depensa ni Masashi dahil na nga sa napakaganda ng pwesto ni Masashi sa ilalim ng basket at sinasamahan niya pa ito ng kaunting panggugulang. Kainis! Hindi ko magawang maitulak itong depensa ni Masashi! Masyadong lumakas ang kanyang katawan na naging dahilan upang hindi ko siya magawang mapaatras. Ngayon, ano nang gagawin ko? Paano ko siya matatalo kung hindi ko siya magawang gibain? Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Habang itong si Masashi naman ay talaga namang sobrang higpit ng depensa na ginagawa kay Akagi at hindi niya hinahayaan na maipasa pa ni Akagi ang bola sa kanyang mga kakampi. Nang biglang pumito ang referee. 24 seconds violation! Sa Team All-Star ang bola! Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang magyabang ulit itong si Masashi kay Akagi. Ano na Akagi? Mukhang kinakabahan ka na. O baka naman, humina ka talaga ng gusto. Sabi ko na nga ba, mula noon pa lang hanggang ngayon, hindi mo na talaga ako kaya. Nakachamba lang kayo noong inter-high, kaya nyo kami nagawang matalo. Pero ngayon, sigurado na ang aming pagkapanalo dito. Kaya naman Akagi, kung ako sa'yo, maupo ka na. At papasukin mo na yan si Fujima sa laro. Dahil mukhang mas magagawa niyong manalo kung nakaupo ka na lang sa inyong bench. Yan ang pagyayabang na sabi ni Masashi. Habang itong si Sendo naman ay agad na nilapitan itong si Akagi at tinapik ito sa kanyang likuran. Akagi, anong problema? Anong problema at bakit hindi mo siya magawang maitulak? Ano ang nakikita mong dahilan kung bakit kanya nagagawang lamangan? Di ba nag-ensayo ka ng uso upang palagan lamang yung depensa ni Masashi? Pero bakit ganun? Nagagawa ka pa din niyang pigilan. Yan ang sabi ni Sendo. Sendo, hindi ko siya magawang maitulak. Dahil siguro ito sa napakagandang pundasyon niya sa ibaba. At kapag binabangga ko naman siya, sinasabayan niya ang aking pagbangga. Kaya naman, hindi ko din siya magawang maitulak. Yan ang sabi ni Akagi. Habang itong si Sendo naman ay biglang napabulong sa kanyang sarili. At may naisip na plano upang talunin itong si Masashi sa ilalim ng basket. Ganito pala ang ginagawa ng Masashi na yan. Mukhang hindi ka nga talaga nag-improve sa lakas. Dahil ang lakas yun ni Akagi ay halos magkapantay lamang. Sapagkat, parehas lamang kayo ng force ang ipinapakita sa laban na ito. Ngunit, kaya ka lamang nakakalamang kay Akagi dahil siguro sa panggugulang na ginagawa mo sa kanya. Ngayon, humanda ka na Masashi. Dahil sa pagkakataon na ito, kami naman ang manggugulang sa'yo. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili, sabay bumulong ng mahina kay Akagi. Akagi, humanda ka dahil meron akong plano para sa posisyon na ito. Ngayon, tatalunin natin yan si Masashi. Kaya naman, bantayan mo siya ng mabuti Akagi at amunin mo siya ng one-on-one. Yan ang sabi ni Sendo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng All-Star ang bola at tinadala na ito ni Minami papunta sa kanilang basket. Team,
Ayos tayo! Babawiin natin ang kalamaan sa show ko! Ngayon, kailangan natin ng isang siguradong puntos dito para hindi na masyadong lumaki ang ahabulin natin sa kanila! Yan ang sabi ni Minami, sabay dribble ng mahinaon sa bola. Habang itong si Akagi at itong si Masashi naman ay nagpapantayan na ng mahigpit sa ilalim ng basket. Masashi, kunin mo ulit ang bola sa inyo at magsubukan ulit tayong dalawa kung sino nga ba ang mas malakas sa atin. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Masashi, na sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin ko sa iyo na ako ang lalamang sa atin ngayon. Yan ang sabi ni Akagi. Habang itong si Masashi naman ay natawa sa sinabi ni Akagi sa kanya. Hindi ka talaga marunong madala, Akagi, no? Pero kung yan ang hanap mo, pues, pagbibigyan kita. Ngayon, humanda ka na, Akagi, dahil dudurugin ko yung pagkatao mo. Yan ang sabi ni Masashi, na talaga namang sobrang seryoso din. Sabay sumigaw ito ng napakalakas. Minami, ipasa mo sa akin ang bala, dali! Pagbibigyan ko lang ulit itong si Akagi. Isang easy points na naman ang magaganap mula sa akin dito. Yan ang sabi ni Masashi, na naging dahilan upang agad na ipasa ni Minami ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Masashi ang bola, agad din naman naganda itong si Akagi upang dumipensa na mahigpit. Habang itong si Masashi naman ay naganda na din sa kanyang opensa. At itong si Sendo naman ay napangiti sa likuran ni Mikyo. Ayun na, ito na ang inaantay ko na mangyari. Ngayon, humanda ka na, Masashi, dahil masasaksihan mo ang pambihirang team namin ni Akagi. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Habang itong si Mikyo naman ay nagtataka ng gusto sa ikinikilos ni Sendo. Ano kaya ang nangyayari sa lalaking ito? Bakit kaya siyang humingiti nung walang dahilan? Nababalo na ata siya. Para siyang yung may palang buhok, tumatawa na lang bigla. Nakakatakot ang mga malalaro ng show ko. Sinasapian silang lahat. Yan naman ang sabi ni Mikyo sa kanyang sarili, na talaga namang labis na nagtataka kay Sendo. Habang itong si Coach Takato naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan. At talaga namang nananabik ito sa kanyang makikitang laban ni Akagi at Masashi. Eto na, nagamunan na ang dalawang sentro. Mukhang seryosong laban na ito, ah. Sino kaya ang magwawagi sa dalawang ito? Si Masashi ba o itong si Akagi? Nakakapanabik naman. Na-excite na ako kung sino ang mananalo sa dalawang ito. Sige, simulan nyo na ang laban. Yan ang sabi ni Coach Takato na talaga namang sobrang saya. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa kinaroroonan ng bida natin si Sakuragi. At dito ay patuloy lang si Sakuragi sa pag-aensayo sa kamay ni Dexter. At malapit niya nang makabisado ang lahat ng itinuro ni Dexter sa kanya. Sakuragi, malapit mo nang matutunan ang lahat ng itinuro ko, ah. Pagkatapos ng training na ito, makikita mo na ang resulta ng pag-aensayo mo ng gusto. Kaya naman, Sakuragi, ipagpatuloy mo lang yan. Malapit na tayo sa dulo. Yun ang sabi ni Dexter. Habang itong si Sakuragi naman ay gumagawa pa din ng slam dunk. At sa pagkakataon na ito, nagagawa niya na ng maayos ang kanyang slam dunk. At hindi na ito nahihirapan pa sa mga pabigat na suot niya sa kanyang kamay at paa. At lumipas na ang ilang oras, natapos na nga ni Sakuragi ang ensayong ibinigay sa kanya ni Dexter. Hoy Dexter, tapos na ako sa ipinapagawa mo sa akin. Ngayon, ano na ang susunod kong gagawin? Yan ang sabi ni Sakuragi. Habang itong si Dexter naman ay napangiti sa kanyang kinauupuan, sabay tumayo at nagsalita. Hanamichi Sakuragi, ngayon na natapos mo na ang training na ito, maaari mo nang hubarin yung mga suot mong pabigat at subukan gumawa ng slam dunk. Yan ang sabi ni Dexter. Habang itong si Sakuragi naman ay agad na sinunod itong si Dexter at agad na tumalon at gumawa ng isang slam dunk. Ngunit, laking gulat ni Sakuragi dahil nga sa kanyang pagtalon. Nagulat siya dahil sobrang taas ang nagawa nitong talon na kahit hindi naman siya bumuelo ng gusto, nagawa niya pa ding tumalon ng mataas. Anong klaseng talon ito? Bakit sobrang taas? At bakit pakiramdam ko sobrang gana ang aking katawan? Huwag mo sabihin na ito ang resulta ng mga pabigat na suot ko. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili na labis na nagtataka ng gusto nang biglang nagsalita itong si Dexter. Hanamichi, kumusta? Kumusta ang talon mo na sobrang taas? Mukhang nagulat ka talaga ng gusto, ah. Pero hindi lang yan ang ikagugulat mo ng gusto. Subukan mo ikutin itong court na pinaglalaruan natin. Dali, tumakbo ka na ng mabilis nang makita mo kung ano ang godspeed na tinutukoy ko. Yan ang sabi ni Dexter. Habang itong si Sakuragi ay napabulong sa kanyang sarili. Ano kaya ang pinagsasabi nito si Dexter na godspeed? Normal na takbo pa din naman ang magagawa ko dito. Pero bahala na. Gusto ko malaman kung ano ang godspeed na tinutukoy ng lalaking yon. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Sabay sinimula ng tumakbo ng mabilis. Nang bigla itong napahinto.
sabay nagtaka sa kanyang kinilos. Ano? Ano ito? Para akong nakalutang sa hangin kapag tumatakbo. Kanina, nang tumalun ako, para akong lumilipad ng mataas. Tapos ngayon naman, nang tumakbo ako, pakiramdam ko hindi ako tumatapak sa lupa. At wala pang ilang segundo, nakalayo na agad ako sa pwesto ko. Grabe, ano pang nangyayari ngayon sa akin? Nananaginip pa ako, subukan ko nga kurutin ang aking muka. Aray! Hindi ito isang panaginip. Dahil naramdaman ko ang kurot sa aking pisngi. Mukhang totoo nga ito. Yan ang hindi makapaniwalang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang itong si Dexter naman ay labis na nagulat sa kanyang nakita. Dahil nahigitan pa ni Sakuragi ang Godspeed ng kanyang kuya na si Hatochi. Ano? Anong klaseng Godspeed ang nagawa ng Hanamichi na ito? Sobrang bilis. Halos mas mabilis pa siya kay Hatochi. Naku po, mukhang magugulat talaga ng uso dito si Hatochi ah. Yan ang sabi ni Dexter sa kanyang sarili. Ngunit, ang mas labis nitong ikinagulat nang bumagsak si Sakuragi sa sahig. Hanamichi! Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Yan ang sabi ni Dexter. At nang pagtingin nito kay Sakuragi, nakita niya na natutulog lamang itong si Sakuragi dahil nga sa sobrang pagkapagod nito sa training. Buisit ka, Hanamichi! Pinakapamoko dun ah! Akala ko pa naman kung napano ka na. Yun pala, nakatulog ka lang dahil sa sobrang pagkapagod. Binabati kita, Hanamichi, dahil nakapasa ka sa aking training. Ngayon, iiwan na kita dito dahil kailangan na namin maganda ng gusto. Dahil meron na kami mga kalaban na tiyak na magbibigay sa amin ng thrill. Yan ang sabi ni Dexter sa kanyang sarili at iniwan na si Sakuragi na natutulog sa court. At dito na nagtatapos ang Chapter 17 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas kanana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.